Hi guys! Welcome back sa ating channel. Lahat tayo ay nangarap na mapatayo ang ating mga dream house. Pag-uusapan natin ngayon ang mga artistang nagsumikap sa kanilang mga profesyon para maipatayo ang kanilang mga dream house. Panoorin nyo at sana'y kapulutan nyo ng inspirasyon. Narito ang 10 pinakamahal na bahay ng mga artista. Bago natin simulan, kung gusto mong maging updated sa mga viral at trending video na kapupulutan mo ng kaalaman, ay pakipindot mo na ang subscribe button at i-click ang maliit na kampana para maging updated ka sa mga latest content natin. Simulan na natin guys! Number 10. Ann Curtis Yusuf. Si Ann ay isang sikat na Filipino-Australian actress, model, VJ, recording artist at kilalang TV host ng sikat na noontime show na It's Showtime. Sa 23 taon niyan sa showbiz, ay naipatayo nito ang kanyang sariling bahay sa southern part ng Metro Manila. Ito ay modern Victorian home kung saan na-feature pa to sa isang sikat na magazine. Ito ay nakatayo sa isang suburban private subdivision kung saan lahat ng bahay ay American style na magkakamukha ang exterior design. Ayon pa kay Ann, yung exterior design hindi pwedeng paiba-iba pero yung interior depende kung anong style that you like. Number 9. Bea Alonso. Si Bea ang isa sa pinakasikat na aktres sa bansa na sumikat sa kanyang mga hit na teleserye at mga pelikula. Ayon kay Bea, ay matagal na niyang pangarap na mapatayo ang kanyang dream house. Dahil matagal na itong tumira sa kondo na limitado lang ang space, ay gusto naman niyang maranasan ang tumira sa maluwag na lugar. Kaya sa edad na 26 years old ay nagbunga na ang kanyang pinagpaguran nang mag-decide ito na magpatayo ng kanyang 3-story na bahay sa isang exclusive subdivision sa Quezon City. Ang bahay ni Bea ay nakatayo sa lupang may sukat na 600 square meters. Ito ay may motif na Asian contemporary and modern design na may mala hotel at resort na finish. Number 8. Daniel Padilla. Si Daniel ang binansagang Teen King at King of Hearts dahil isa ito sa pinakasikat na aktor ng kanyang henerasyon. Simula nang mabuo ang love team nila ni Catherine Bernardo ay talaga namang kinabaliwan sila ng kanilang mga fans at tumabo sa takilya ang kanilang mga pelikula. Ang nakakabilib kay Daniel ay bago pa ito 20 taong gulang ay naipatayo na nito ang kanyang 8 bedroom na 2 story house. Ang bahay na ito ay nakatayo sa lupang may lawak na 1,000 square meters sa isang exclusive subdivision sa May Fairview, Quezon City. Ito ay may motif na modern Mediterranean house. Ang bahay na to ay regalo ni Daniel sa kanyang ina na si Carla Estrada na simula pagkabata ay pinangarap na magkaroon ng sariling bahay. Ayon pa kay Carla ay napaka-espesyal ng bahay na to dahil sa loob ng 25 taon ng kanilang pangungupahan ay sa wakas natupad na ang pinangarap niya na magkaroon ng sariling dream house. Number 7. Sara Jeronimo Guidicelli. Si Sara ang tinawag na pop princess at pop star royalty ng Pilipinas. Dahil bukod sa mahusay itong aktres, ay talaga namang hindi matatawaran ang galing nito pagdating sa kantahan. Si Sara ay dumaan din sa hirap pero ginawa niyang stepping stone ito para mag-succeed sa buhay. Kaya halos lahat ng mga ginawa niyang music record at mga pelikula ay talaga namang pumotok sa takilya. Sa ngayon, si Sara ay isa sa pinakamayamang celebrity sa bansa. Sa edad na 31 years old, ay naipatayo na din niya ang kanyang dream house sa May Quezon City na nagkakahalaga ng $300,000 o 15 million pesos. Number 6. Regine and Ogie Alcacid. Si Regine at Ogie ang isa sa mga pinakasikat at pinakamaimpluwensyang singers sa bansa. Binansagang Asia's Songbird si Regine dahil sa husay niya sa pagkanta. Samantalang si Ogie, bukod sa pagkanta, ay isa din itong magaling na komedyanteng aktor. Kaya naman naipundar nila ang kanilang 3-story dream house sa isang exclusive subdivision sa Quezon City. Ito ay nasa taas ng isang hill o burol kung saan ito ay talagang pinili ni Regine ang mataas na lugar. Ito din ay bagong renovate lamang noong 2015 kung saan ang motif nito ay modern, contemporary house kung saan ang mga dekorasyon nito ay galing sa mga award-winning Filipino artists gaya ni Ann Pamintuan at Kenneth Cobonpue. Ayon pa kay Regine, home is where the heart eat. Number 5. Vice Ganda.
Si Vice ang isa sa pinakasikat at pinakasuccessful na artista sa kanyang henerasyon. Kaya naman binansagan siyang Unkabogable Star dahil bukod sa telebisyon ay lahat ng mga pelikula nito ay pawang patok sa takilya gaya ng Private Benjamin, Beauty and the Beastie at iba pa. Kaya naman tinatawag din siyang phenomenal box office star ng kanyang henerasyon. Dahil sa kanyang success ay nagbunga ang kanyang pinagpaguran nang maipatayo ni Vice ang kanyang 3-story dream house sa May Quezon City. Ang bahay na to ay nakatayo sa lupang may sukat na 360 square meter at ang motif nito ay modern zen with a minimalist appeal kung saan ang mga dekorasyon ay minimal lamang at yun talagang maimportante lamang. Ang bahay ni Vice ay gawa at disenyo ng kilalang designer na si Abel Francisco. Ayon pa kay Vice, ang bahay na to ay sorpresa ni Vice sa kanyang ina na si Mami Rosario. Number 4. Vic Soto. Si Bossing Vic ang tinaguriang Prince of Comedy ng Pilipinas. Sa edad na 66 years old, ito ay kilala bilang magaling na aktor, singer at komedyanteng sikat sa kanyang mga pelikula at ang kasalukuyang main host ng longest running noontime show ng bansa, ang It Bulaga. Si Bossing Vic ang isa sa pinakamayamang artista sa bansa. Kaya naman, nagpatayo ito ng kanyang bagong 2-story na mansyon sa may exclusive village sa Laguna noong 2015 para sa kanyang bagong may bahay na si Pauline Luna at anak nilang si Tali. Ang bahay ni Bossing Vic ay pinaghalong modern, Asian at tropical concept kung saan ang mga pader nito ay may 30 paintings na gawa ng sikat na national artist na si Arturo Luz. Ayon pa sa aktor ay mas gusto niya ang mas simple lang at maaliwalas na bahay. Ayaw na niya ang bahay na madaming borloloy na ikumpara niya ito sa kanyang naunang bahay. At dahil sa sobrang hilig sa golf ni Bossing Vic ay nakatayo ang bahay niya sa harapan ng golf course sa kanilang exclusive village sa Laguna. Number 3. Coco Martin. Si Coco ang tinaguriang King of Philippine Television dahil na din sa mga sikat nitong teleserye at mga pelikula gaya ng Walang Hanggan at FPJs ang Provinsyano. Bukod sa magaling na aktor, si Coco ay isa na ding producer at director ngayon ng kanyang sariling teleserye na Ang Provinsyano. Si Coco ay nakapagpatayo na din ng kanyang 2,000 square meter tropical inspired dream house sa isang exclusive subdivision sa Quezon City kung saan para kang nasa resort sa laki at ganda ng bahay niya. Mayroon itong malaking swimming pool, cabana, bar area at gazebo. Inabot ng 3 taon bago matapos ang bahay na to dahil ayon na din kay Coco ay ang tagal ginawa yung bahay kasi ipon kasi dahan-dahan lang. Ayoko kasing biglain. Natakot naman akong mangutang sa bangko kasi alam mo naman yung work natin minsan okay tapos biglang mawawala. Sabi ko pag niloan ko to baka hatakin sa akin. Yun yung pinakamasakit na mangyayari sa buhay ko. Pahayag ni Coco. Number 2. Willie Revillame. Si Willie ay kilalang komedyanteng aktor, singer, businessman at mas sumikat sa kanyang galing sa hosting simula na maging main host ng mga sikat na variety show gaya ng Wawawi ng ABS-CBN, Real Time Big Time ng TV5 at ang kasalukuyang programa na Wawawin ng GMA7. Si Willie ang isa sa mga highest paid Filipino celebrity kaya naman isa din ito sa pinakamayaman na artista sa bansa. Mahilig ito sa mga mamahaling bagay gaya ng yate, private plane, private helicopter, mga luxury cars at ang kanyang bagong tayong 3-story na bahay sa Tagaytay. Ang bahay na to ay nakatayo sa 5 hektaryang lupa kung saan matatanaw mo ang Taal Volcano. Ito ay tropical inspired look kung saan ginawa niyang inspirasyon ang Bulgari Hotel and Resort ng Bali, Indonesia. Ayon kay Willie, gusto niya sanang magpatayo ng hotel dito at mga private villas para ma-maximize ang lupa. Pero dahil naiisip daw niya ang kanyang retirement, ay bahay na lang ang kanyang pinatayo dahil napakaganda ng lokasyon nito. Number 1. Manny Pacquiao. Si Manny ang isa sa pinakasikat na celebrity sa buong mundo. Isa din itong aktor, singer, negosyante, basketbolista at kasalukuyang sendor ng bansa. Dahil sa kanyang tagumpay sa mundo ng boxing, ay hinirang ito bilang 6 richest boxers of all time na may net worth na 190
million dollars o 9.5 billion pesos dahil sa kanyang tagumpay at binigay na karangalan sa bansa, ay wala naman sigurong masama na maranasan niya ang mga maluluhong mga bagay gaya ng pagbili nito ng kanyang bagong bahay sa Forbes Park ng Makati na nagkakahalaga lang naman ng 9.5 million dollars o 388 million pesos noon pang 2011. Ang bahay na to ay nakatayo sa 1,525 square meter na lupa na katumbas ng 5 basketball courts. Ang halaga ng lupa ngayon sa Forbes Park ay talaga namang pang-bilyonaryo lamang dahil ang presyo dito ay humigit kumulang 400,000 pesos per square meter. Ang bahay na to ni Pacquiao ay bagong renovate lamang noong 2019 at kamakailan nga ay nakita na itong nakapost sa online site sa halagang 2 billion pesos. Wala pang confirmation sa kampo nila Pacquiao kung totoo ang balita. Dito na natin tatapusin mga kapatid. Sana ikapulutan nyo ng inspirasyon ang mga artista nating nagsumikap para makamit ang kanilang mga dream house. Kung gusto mo maging updated sa mga viral and trending video na kapupulutan mo ng aral, ay click mo na ang subscribe button at pakipindot ang maliit na kampana. Maraming salamat. Hanggang sa muli.